Hello mga Sparkies! Hi! Yan! Ngayon ay ikatlong linggo na ng ating pag-aaral sa Sparks. At sana yung unang dalawang linggo ng pag-aaral natin, eh mas lalo pa kayong na-excite na mag-aaral muli at makapanood ulit ng mga bago na naman nating video. So, yan mga Sparkies! Mga Sparkies, napansin niyo ba kung nasan ako? Uy! Yan! Mga Sparkies, mukhang namimiss nyo nang pumasok sa school, no? Siguro gusto nyo nang makita yung teacher ninyo kahit na pinapagalitan kayo. Ay, namimiss ko talagang pumunta din sa school at makita yung teacher ko. Ayun. Ay, mga Sparkies, ayan, kaso nga lang, sana naiintindihan ninyo na bawal muna kayo pumunta sa school. Kasi nga, meron tayong may COVID. Naku, nakakatakot. Pero alam nyo ba, po-protection na naman tayo ni Jesus. Saka, syempre, lagi kami may baon na alcohol. Yan, dapat lagi din may baon na alcohol. Tapos, di ba kapag lalabas kayo ng bahay, susuot kayo nito. Yan, face shield. Gaganyan kayo, mga Sparkies. Para, protection ninyo yon, para hindi kayo dapuan ng virus. So, yun. At syempre, dapat lagi rin tayong nananalangin para protection ng tayo ni Jesus. So, mas mainam na pag-iingat yung bagay yun. Yan, mga Sparkies. Simulan na ulit natin ang ating awareness song. Sige na, kanta na tayo. Hello mga Sparkies! Alam niyo ba mga Sparkies na 27 na tayo lahat ngayon? Ang dami na natin, palakpakan naman! Yes, ang dami na! Alam niyo ba mga Sparkies, ang pinakamadami natin ay sa Sparks Bongbongolon labas! Ang dami nila dyan! Ang dami na dyan! So, thank you guys! Sana, lagi kayong maaga sa ating pag-aaral ng Sparks. At yun. At, hello din dun sa Sparks namin na si Sparky Fiona at si Sparky Spin. Hello sa inyo. At, dun din sa Sparky Daig natin na lima dyan. Hello sa inyo. Meron din tayong mga Sparky dun sa Bangbangaloob. Hello sa inyong dalawa, kay Sparky Ian, kay Sparky Simon. Hello! At meron din tayong mga Sparky sa TikTok. Hello, Sparky Rex and Sparky Nene. I'm sorry. I hope you always understand your lesson. Hello! So, yun! Ang dami na nating Sparks students! At sana masaya kayo lagi at excited kayo lagi sa ating pag-aaral. Diba, Sparky P? Sana excited kayo parati. At sana lagi kayong makapag-recite ng mga verses natin. Yung nakangiri-recite natin, nakatatlo na kaya tayong verse. At ready na ang inyong mga prizes para ma-receive na ninyo kapag kayo'y nakapag-recite. Diba, Sparky B? Masaya yun. Gusto ko yun. Meron akong prize na matatanggap. At sana, nag-ready kayo.
Yon. So, yon. Be excited! Mga Sparkies, ready na ba kayong sayawin ulit ang ating Sparky song? Sige, tuturo ko ulit sa inyo yung step ha, kasi pangalawang beses na natin ito na sasayawin ulit. Okay, ito siya. We will sparks for Jesus, sparks to light the world. We will shine for Jesus, as you tell boys and girls, go sparks! We will hide God's words in our hearts. We will serve Him right from the start. From His love we never depart, for we will sparks, 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 sparks light the world. Okay, sabayan naman natin ngayon ang tugtog. Manalangin. Paano nga manalangin? Kamay ko'y nakatiklop, paa ko'y magkadikit, mata ko'y nakapikit, at ako'y mananalangin. Sumunod kayo sa aking panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-iingat sa amin. Amin pong dalangin na kami po ay inyong bigyan ng karunungan sa panahon ng aming pag-aaral. Salamat po. Amen. Melody, the lovely beach and the sky, the moon of Kauai around.
Mga Sparkies, noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung tungkol sa love ng Father, ng God the Father, para sa atin. Yun ay anong ginawa ng God the Father? Siyempre, sinugo niya yung kanyang anak para tayo ay iligtas sa kapahamakan. Yan. At diba nakita ninyo na pinako si Jesus dun sa krus? Ayan. At ngayon, meron akong ipapagawa sa inyo. Kunin nyo dun sa inyong mga kit yung bond paper na ganito. Yan. Yan, bibigyan kayo ng inyong spiky teacher ng mga bond paper. Yan. Anong gagawin natin? Gagawa tayo ng cross. Yan. Okay? Ready na kayo? Excited na kayo? Yan. Kapitan nyo na. Ayan mga Sparkies. Kapitan nyo na yung inyong mga papel. Ganito ang gagawin ninyo. Itupi ng isa. Yan. Kailangan pagdaupin ninyo ang magkikabilang dulo nila. Yan. Ayan na. Ayusin natin. Ayusin natin ang tupi. Ano ba naman yung kay Sparky teacher na yan? Yan. Pagkatapos, ganitohin ninyo. Ayan, mga Sparkies. Okay na, nakatupi na ba? Yan na. Tapos, itong dulo, kapitan nyo yung dulo, at itupi ulit natin ng isa pa, ha? Yan. Kailangan namang itapat doon, sa kabilang dulo na yon. Yun. At saka yung dulo na ito, kailangan katapat doon, ha? Kailangan magtagpo silang dalawa. Ayan. Ayan. Ito na. Para na siyang bahay, mga Sparkies. At pagkatapos, pag naitupi nyo na, nakakasabay ba ang lahat? Itupi naman natin. Paghatiin natin sila. Oops. Teka lang ha, teka lang. Ayan na. Tupiin natin. Yun. Kailangan magkapantay yung ating dulo. Ayan. Ayan. Ayan na. Parang gagawa tayo ng ship. Ayan na mga Sparkies ha. Nasunda na ba? Ayan. Tinupi natin ang ganyan. Yan. Ngayon mga Sparkies, meron na kayong ganito. Baliktarin natin. Yan, baliktarin natin. At mula dito sa dulo, hanggang dito lang, magpuputulin natin gamit ang ating daliri. Yan, dahan-dahan lang. Ayan, napuputol na siya. Kasi, kaya daw ganun. Kasi dahil sa kasalanan ng tao. Yan, kasi nagkasala ang tao kay Jesus. Tapos, lahat ng kasalanan ginawa nila. Yan, naging bad ang tao. Siyempre, naging sad si Jesus. Kaya yan. Ayan, meron na tayong naputol. Baba muna natin. Isa pa, puputol ulit tayo. Ayan, putulin ulit natin. Kasi nga, naging bad talaga ang mga tao. Nakalimutan na nila si God. Ayan. Sad naman. Tapos, di ba napalayas pa sila dun sa paraiso, sa magandang Eden. Ayan. Ang tigas niya putulin, mga Sparkies. Sige, kaya niya yan. Patulong kayo sa mga Sparky teacher ninyo, ha? Ayan, naputol na. Ayan na. Yan, mga Sparkies. Tingnan ninyo itong mabuti. Yan, mga Sparkies. Ito yung ating mga naputol. Isa-isahin natin silang lahat. Itabi nyo muna itong malaking na to na pinutol natin. Tabi muna natin. Unahin natin itong mga naputol natin. Walang masasayang dito. Ito. Yan. Ano kayang letter ito? Sparkies. Baliktad ba? Ayan. Ito pala. Isa pa. Ayan, along
Malulungkot si Jesus eh. Oh. Ayan mga Sparkies, ayan. Yung mga mula sa mga papel na naputol natin. Bubuihin natin sila lahat. Tingnan ninyo ah. Tingnan ninyo itong mabuti. Ano kayang mabubuo dyan? Oh my gosh! Oh. Yan. Oh. Ano na to? Yan mga Sparkies. Nakabuo tayo ng hala ng anong basa dyan mga Sparkies? Nababasa nyo ba to? Ha? Hell! Hell? Hell siya Sparkies. Hell ang nabuo natin. Ayan mga Sparkies, nakabuo tayo ng salitang hell. Alam nyo ba? Dahil sa kasalanan ng tao, maaaring mapunta ang tao at mahulog siya dyan sa hell dahil sa pagsuway niya sa Diyos. Pero alam niyo ba, dahil mahal tayo ni Kristo, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino nga yung kanyang anak? Tama, si Jesus. At si Jesus, siya yung, kunin niyo na yung inyong mga papel na ito. Siya yung, tingnan natin kung ano kayang nabuo. Ayan, meron tayong nabuong cross. Wow, ang galing! Yan, may cross tayo. At dahil sa pagmamahal ni Jesus para sa atin, at pagmamahal ng Diyos Ama para sa atin, isinugo niya ang kanyang anak, siya ang nagdusa, na dapat tayo yung magdusa sa mga kasalanan na yun, pero siya yung napako doon sa cross. Kaya para lamang hindi ka mahulog dyan sa hell na yan, nag-sacrifice na ang ama na isakripisyo ang kanyang anak para sa ating mga kasalanan upang muling mabalik ang magandang relasyon natin sa Diyos. Ang galing-galing naman! So yun mga Sparkies! Ayan, mga Sparkies, doon sa pinakita ko sa inyong illustration, kayo naman ang gumawa at doon sa mga papel na pinutol natin, subukan ninyo kung makakabuo rin kayo ng salitang hell at saka ng cross na ito. Sige, tutulungan kayo ng inyong mga Sparky teacher at bibigyan namin kayo ng ilang minuto para gawin niya itong cross na ito. So, yun! Sa araw ng kanyang pagkamatay, maraming mga Romanong sundalo ang pumalibot sa kanya. Siya ay hinagupit at pinahirapan. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Yan ang mga salitang kanilang isinisigaw. Gayun din ay kanila pang sinuotan si Jesus ng saksihan ito ay sumisigaw ng mga pangungulya at pangkinsu. Ang mahal na buo ang buo at handa silang isang kapisyo at ang kasalanan upang tayo ay lilipas. Habang nalalapit na siya, nalapit na siyang mamatay, unti-unti nang nagdilim ang buong panigid. At sa kadiliman
ay sumigaw si Jesus. Ama ko, bakit mo ko binabayaan? Hanggang sa siya nga ay mamatay. Sa kanyang pagkamatay, nagkaroon ng malakas na lindol sa loob ng templo at nahati ang tabing dito. Dahil sa pangyayaring ito, labis na natakot pati ang mga Romanong sundalo na nakabantay sa kanya. Kaya naman sila'y biglang nagsisi. Nang hapong ding iyon, binalot nga ang katawan ni Jesus sa isang malinis at maputing tela at inilagay sa lipunan. At isang malaking bato ang ipinantabon dito. Samantalang nag-aabang naman ang mga paring saserdote sapagkat kanilang naalala ang sinabi ni Jesus na siya'y mabubuhay sa ikatlong araw. Natatakot silang kunin ng mga alagad ni Jesus ang kanyang bangkay at baka ipangalitang siya nga ay muling nabuhay. Lumipas ang tatlong araw, dalawang babaeng nagasunod ni Jesus ang pumunta sa kanya. Ngunit biglang nayanig ang pagigid at lumitaw ang isang hangin at inalisang ang batong nakaharang sa kanya ni Jesus. Samantalang ang sundalong bantay ay biglang nawala ng pari at nagbigay ng magandang balita sa dalawang babaeng nagasunod ang pangalan. At sinabing, wala na dito si Jesus, siya ay muling nabuhay. Kaya bilisan ninyo at ipapakita ito sa mga disipulo. At biglang nagtatakbo ang dalawa na tuwang-tuwa sa kanilang narinig at nasaksihan. Sa kanilang pagtakbo ay nakasalubong nila ang isang lalaki at kanila agad na nakilala na ito'y si Jesus. Bigla silang nagpatira pa sa harap ni Jesus. Kanila ay sinabi ni Jesus at sinabi, magmadali kayo! Sabihin ninyo sa aking mga alagad na pumunta sa Galilea upang sila'y aking tuoy katabi. Doon nga'y nagpunta ang mga alagad at kanilang nakita si Jesus at sila'y tuwang-tuwa na nagpuri at sumamba sa kanya. Si Jesus ngay muling nabuhay gaya ng kanyang ipinangako. At nagbigay naman si Jesus sa mga alagad ng isang napaka-importante misyon. Humayo kayo at ipangalita sa mundo ang mabuting balita tungkol sa akin. Magpakarami kayo at gawin ninyong alagad ko ang maraming bansa. Ituro sa kanila na sundin ang aking mga utos. Mga Sparkies, ngayon ay kunin naman na natin ang ating mga climber handbook. Yan. At buksan natin ito sa ikatlong bahagi ng ating lesson. Tingnan ninyo yung may nakasulat na number 3. Nakasulat doon, Spark Salvation Phrases. Ayan. Tingnan natin. Basahin nga natin. According to the scriptures. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Sige nga, sabay-sabay tayo. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Sabay-sabay nating basahin. Christ died for our sins according to the scriptures. Ulitin natin. Christ died for our sins according to the scriptures. Ulitin natin ha. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Christ died for our sins according to the scriptures. Ibig sabihin, namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at iyon ay nakasulat sa Biblia. Mahusay mga Sparkies. Ngayon naman, tingnan na natin yung kasunod. Rose again. Ibig sabihin, muling nabuhay. Kung natatandaan ninyo yung inyong napanood kanina, muling nabuhay si Jesus. Sige, basahin natin yung ating verse. 1 Corinthians
chapter 15, verse 4. Ulitin natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 4. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Ulitin natin. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Ayan. Ibig sabihin, nung si Jesus ay napako sa krus, siya ay inilibing at nabuhay muli ng ikatlong araw. Magaling, mahusay. Sige, i-recite ninyo yan sa inyong mga spiky teacher.